Hello po, mga ka-DIY. So ngayon pupunta tayo sa Church in Oroqueta para punta natin yung unit na nandun kasi nagpapayos nila kasi to turn off yung unit nila, mga ka-DIY. So subukan natin ayusin, mga ka-DIY. At saka mag-RAM upgrade din po sila, mga ka-DIY. Kaya samahan niyo po ako, mga ka-DIY, sa pagbili ng parts at saka sabahan niyo po sa pag-ayos. So, please like and subscribe, mga ka-DIY. Hello po, mga ka-DIY. Ito po. At tinitingnan na po natin yung unit natin. So, yun. Yun po yung unit. Yan. So, subukan natin tingnan, mga ka-DIY, kung ano talaga yung problema niya sa pag-auto-turn off. So, tips pag ganyan, mga ka-DIY. Una, check muna natin yung PSU niya. If working po siya, mga ka-DIY. So, sa pag-test ng PSU, kailangan po na lang po nating tanggalin dyan sa mainboard niya yung 24 pin po, mga ka-DIY. Pagkatapos nating tanggalin yan, kailangan lang po natin i-short yung green pin number 4 at saka yung black na nasa pin number 5. So kailangan po natin ng paper clip or any kind of metal na pwede natin siyang ma-short, mga ka-DIY. So meron ako dito, yan. So natanggal ko na po. Yan, mga ka-DIY. So, yan. So, yan po. Kailangan natin ng paper clip or any metal na mapasok natin dyan para ma-short natin, para ma-test natin yung power supply natin. So, test natin kung mag-blackout ba yung power supply natin. Test natin mga 5 minutes or tagalan natin kung okay ba yung power supply natin. So yan, kumukuha po ako ng paper clip para po pang-test natin. So yan. Yan. So, kailangan nyo lang po yung balatan. So pinagat ko na po. Yan. Kung may gunting kayo, dapat yung balatan para lumabas yung parang metal. Yan po, mga ka-DIY. Test natin yung power supply natin. So yan, kumuha na ako ng gunting para matest natin. Yan po. So tips sa mga pag-short nito, dapat tayong mag-ingat. Kaya kung bakit po kasi sumabog yung PSU natin, masira. So double check nyo po yung search nyo po yung power supply nyo kung anong model, or search nyo po sa manufacturer kung paano siya i-test or gamitin natin i-short para masubukan itong power supply natin. So ganyan, natapos ko na po gawin yung front short natin. So hanapin po natin yung green at saka yung black. Yan po, makikita nyo dyan, pang-apat po yan, green at saka black, magkatabi po yan, mga ka-DIY. Yan, yan yung ginawa ko. Kita nyo. Yan. Parang ganyan lang po, mga ka-DIY. Tapos, plug nyo direct to the outlet, mga ka-DIY. Yan po. Sinusubukan na po natin yung PSU natin. Kung siya ba talaga yung issue o hindi. So, i-short nyo na lang po yung green at saka black. Bilangin nyo po. Simula dito hanggang dito. Yung pang-apat na pin at saka yung pang 5, yun po yung short natin. So let's wait until mga ilang minuto kung talagang working po ba talaga tong PSU natin. So hindi po siya tumitigil, working po siya. So yan. So sa second tip po tayo, mga ka-DIY, nakikita nyo dyan, babaklasin natin yung heatsink fan. Kaya kasi working yung PSU natin, so mag-replace po tayo ng thermal paste, mga ka-DIY. So dapat natin i-replace ang thermal paste kasi isa rin yung cause pag nag-overheat ay mag-auto-turn off yung computer natin. So dapat lang nating baklasin yan mamaya
at saka replace sana ang thermal paste. So yun po yung pangalawang tip ko sa inyo mga kaliwa. So mamaya samahan nyo ako, bibili tayo ng thermal paste doon sa may computer parts na nasa orbita lang, malapit lang. So yun, so as of now yung PSU natin is working po siya, good. Hindi po siya nag-off. So, it means good yung PSU natin mga ganito. So, wala tayong problema sa PC. Yan. Kita nyo yung yellow. Yan po yung lamp ko pong siya. Working po siya. Yan. So, mga ka-DIY, halina't samahan ako sa pagbili ng thermal paste at saka RAM. So, let's go na po. Mga ka-DIY, dito po tayo ngayon sa Orbita City. Sa ating RAM upgrade. Mga ka-DIY, ano po tayo sa Dini Computer Parts po mga ka-DIY para bumili ng thermal paste at saka RAM upgrade po. So samahan nyo po ako sa pagbili ng RAM at saka thermal paste mga ka-DIY. So makikita nyo dyan, yan po yung mga binibenta nila. So shout out sa Dini Parts and Services. So napakamura po dito at saka kumpleto po sila sa gamit pang computer at laptop mga ka-DIY. So linat samahan ako sa pagbili. So yan po yung mga binibenta na may headset, mga hard drives, SSD, HDD, yan. So yan po, yan po yung mga parts na binibenta nila mga ka-DIY. So ito pong yung RAM na bibilihin natin mga ka-DIY. So DDR4, dapat bumili kayo ng RAM same frequency. So hayaan nyo po, maggagawa tayo ng video para sa RAM upgrade. So anong dapat nating pagbasihan sa RAM upgrade at ano po yung mga dapat nating bilhin na RAM. So yun po, salamat po. So ito na po, bumili tayo ng RAM. Say hi sa mga vlog te. Sigala naman te. Dihina. Siya po yung tumulong sa atin magpili ng RAM. DDR4. Ito po yung mga binibinta nila. Ito. Punta na lang po kayo sa Orokita. Tapos na tayong bumili sa Dini Computer Parts and Services. Mababait po ang mga kasi nagbibili na. So ayun mga ka-DIY, uwi na tayo, nandito tayo sa Church in Orokita. Tayo papasok tayo kasi tayo sa book room. Say hi to our vlog. Yan po sila. Ito po yung ayusin natin. So, tingin ko nag-overheat to kasi nag-off siya. Auto-off. Yan. Test muna natin yung lagyan natin ng bagong thermal paste. Tingin ko okay lang yung PS niya kasi may power naman. Ito yung hard drive niya, 1 terabyte Mr. Digital. So ayun. So ito po yung RAM na nabili natin, nag-upgrade na rin tayo. Ayan, DDR4. Yan po tayo, kitang-kita. So ayun, subukan natin mag-apply ng thermal paste. So, nalinisin ko muna. So, ito po. Mag-re-paste tayo. Ito po yung heatsink at saka heatsink pan. Pagyan po natin ng gold.
So, ayun po mga ka-DIY. Yan po, napalitan na po natin yung thermal paste at saka binalik lang na din po natin yung heat sink fan niya. So, importante po talaga mga ka-DIY na mag-replace tayo ng thermal paste kasi ito po yung maintenance ng ating computer. Kasi kapag hindi po napalitan yung thermal paste regularly po, masisira po yung CPU natin. Caused by overheat po mga ka-DIY. Kaya dapat talaga mga ilang buwan may schedule kayo sa date ng ating pagre-replace or repaste ng thermal paste para hindi po masira yung CPU natin mga ka-DIY at saka di po siya mag-overheat, nag-auto off po mga ka-DIY. So ito po yung solution niya, dapat nating palitan ng thermal paste mga ka-DIY. So ayun. So ito po mga ka-DIY, test po natin bago natin ating tayong mag-replace. So ayan. So makikita nyo mga ka-DIY, working naman yung system unit natin. Umandar siya, umikot yung fan. At saka hindi na rin siya nag-overheat mga ka-DIY. So ganun na po kasimple. So ayan po mga ka-DIY, ito na po. Kinabit ko na po yung monitor, mouse at saka yung keyboard niya temporarily. So mas makikita nyo, nag-boot up na po siya. Naayos na po. At hindi na po siya nag-overheat. So, kinabit ko na rin po yung RAM natin, dalawang RAM. So, dual channel na po siya kasi dalawa niya na yung RAM niya. 4GB po. Plus 4GB. May 8GB na po siyang RAM mga ka-DIY. So, simpleng tips. Kung mag-upgrade kayo, kung mag-build kayo ng PC, dapat yung ilagay nyo sa operating system nyo, yung SSD po mga ka-DIY. Doon po natin lagay yung OS natin para mabilis mag-boot up. So makikita nyo po mga ka-DIY, napakatagal po mag-boot up ng unit ito. So ganyan po, sobrang tagal. Pero kapag naka-SSD yan, napakabilis yung boot up natin. Mga ilang seconds na, 15 seconds, nandiyan po tayo sa ating Windows. So yan po. So sana po makatulong yung ginawang video natin. Ito na po yung unit, working na po, hindi na po siya nag-overheat. So, salamat sa mga nanonood. Salamat sa mga palaging sumusuporta sa atin. Sa susunod na video natin, kung may time tayo, gawa tayo ng vlog-tutorial kung paano mag-upgrade at pumili ng RAM ng DIY. So, dapat kayo palaging sumusuporta at saka mag-abang kayo sa mga video na natin. Kasi marami tayong tips at mga techniques o mga kadira. So, ito na po yung nag-boot up na po siya. Yan. So, makikita nyo sobrang tagal. Mga ilang minuto po bago siya mag-boot up. So, yun po mga ka-DIY. Salamat sa mga panonood at tumapos na itong video. So, sana po makatulong sa inyo mga ka-DIY.